Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang katatapos lang na round number 5 ng ongoing PICF Masters 2020 or Prague International Chess Festival. Ito ay sa laro nila Super Grandmaster Santosh Guradi Vidit ng India versus Super Grandmaster Alireza Firuja, formerly Iran at ngayon ay FIDE na ang dinadala. Ayan, so talagang pinag-usapan itong laro na ito dahil may naganap na opening crush. Ayan, so yan ang aalamin natin ngayon. At bago natin tuloy ang i-analyze, ay sagutin muna natin yung ating naiwang puzzle sa ating last video na Wesley So versus Mamedyarov Grand Chess Tour sa series ng Wesley So versus the World Champion number 4. Ayan. So dito, ang tanong nating iniwan ay, nung nag-knight e6 si Shaq, bakit kaya nag-resign na dito si Shaq at hindi na inintay pang gumalaw or mag-move si Wesley at nag-resign na siya? Okay, so tinignan ko isa-isa yung inyong mga comment. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong time and effort. Tama man ang inyong sagot or mali, maraming salamat po. Ayan, so dito may nakita akong sumagot ng knight d6, check daw. Ayan, tapos ang ginawa ay king g7. Then ang idea, knight takes queen, syempre kailangan gumante, knight takes queen din. Then knight takes knight, so dito lalabas lamang ng isang pyesa ang puti. Or isang minor piece. So malaking advantage nga, winning na. Okay? So yun nga lang ho, ang correction dito, after knight d6 check, kung magkiking g7. So papaano kung capturein muna yung queen at chumecheck? So persadong kumapture sa f7, then king takes f7 para depensado yung f6. Ayan. So lalabas dito naman, baliktad ang lumabas. Lamang ng isang pyesa ngayon yung black. Natalo pa bigla ang puti. Okay? So yan ho yung laman ng knight d6 check. Okay, so pakita na natin yung pinakatamang sagot. May nakakita rin naman ho ng tamang sagot. Congratulations. Ito, knight f6 ang tira. Yan. Double check. Check ng knight and then check din ng queen. Ito talaga yung obligadong gumalaw ang king kasi hindi mapipigilan yan eh. Ayan, then knight g4 check. Okay? So dito, mas solid yung knight takes d4. I-eliminate na lang yung chumecheck na bishop. Kasi kapag umangat ng king g6, dalawa ang sensible move. Pwedeng queen h4. So, nandun pa rin yung threat na knight e5, dodobolin, at may queen h6 din. Ayan. So, maraming threat. So, fatal na rin. Or, knight e5, check. Ayan. So, king f5, and then may knight takes f7, knight takes d8, knight takes d8. So, clear. One piece advantage ang white. Okay? So, walang bahid ng kaguluhan or compensation man ang black. Yan yung laman niyan kapag hindi nag-knight takes d4. Ayan. Kaya dito, pagka knight g4 check, knight takes d4, ito naman ang laman niyan. Queen takes d4, king f8, queen d8 check, tapos pag bumalik sa g7, mayroong knight e5 yan. Napakalakas itong knight e5 na to para at least mawala yung queen sa 7th rank at makaka-check yung queen niyan sa 7th rank. Alright? So dito, nag-queen d5. So queen d5 para madepensahan yung bishop sa b7. Tapos may threat din na g2 mate, queen g2. Ayan, and then ma-force yung white to simplify. Okay, kasi umaatake nga yung white eh. Alright, dito pag nag-queen d5, pero tingnan muna natin to, may possibility rin kasi yung queen e6 eh. Pag queen e6, mayroong queen c7 check. So, saan man siya pupunta? Halimbawa, king f6, then knight g4 check muna. Ayan. Then kapag nag-king g6, dito, since nakikita natin na hanging itong bishop sa b7, hindi pwedeng capturein yan kasi may queen e1, saving move ang black, king h2, then queen g3 check, king g1, then queen g1 check. So lalabas yan ay perpetual check. So masisave pa ng black. So tuwan-tuwa ang black dyan pag ganyan na nangyari. Alright, so pag king g6, huwag kakapturein yung bishop sa b7. Itong kakapturein, yung pawn lang sa f4. So dito, ang black ay may 3 pawns, then 5 pawns ang white. So enough na rin para manalo. Walang gulo-gulo ito. Delikado na uli ang black dito kasi exposed na exposed yung king. Ayan. So kung minsan huwag natin pupuwersahin ng mas magarbo yung advantage natin. Kahit dun lang sa simple, basta importante winning at panalo. Resulta ang pinaka-importante. Okay ho? So dito, kaya napilitang mag-queen d5 na lang, yung pinaka-depensa, pangpiga. Pero hindi ka-capture niyan. May queen g5 check, king f8, c4. Ayan. So ito yung medyo malalim na positional pero intact pa rin ang winning chances. Queen c5 check, king h2. Okay? So dito, maraming pwedeng itira yung black pero winning na rin. Tapos pipitasin na yung pawn sa f4. Ayan. So wala na rin talaga, kumbaga hopeless na rin.
Alright, so yan ho ang laman nung position na yan. Bakit nag-resign nung nag-Knight E6 si Mamedyarov? Ayan, maraming salamat ho sa lahat ng sumagot ulit at na-appreciate kong mabuti. Punta na tayo ngayon sa ating pag-aaralang laro. Alright, so dito, ang ginawa ni Vidit ay D4. Ayan, si Vidit ho ay kilalang strategical player. Positional yan. Lamang ang positional sa kanya kumpara sa atakihan. Baliktad naman, ito naman si Firuzia, yung Michael Tal ngayon yan. Yan talaga ang atakador sa panahon ngayon, bata pa. Knight F3, Knight F6, C4, C6. At dito, pinili ni Vidit yung C takes D5, C takes D5. Tingin ko, napaka-genius yung pagpili ni Vidit eh. Kasi ito ay napapaloob ang positional play, endgame play. Yan. So parang kinukontra niya yung estilo ni Alireza na ma-convert sa positional at huwag sa mga magugulo. Malakas kasi sa magulo to si Alireza eh. Knight C6, Bishop F4, A6, Rook C1, so book line, Bishop F5. So ito yung tinatawag nating Slav exchange variation. E3, E6. Karamihan ho ng resulta nito, tabla ang nangyayari. Pang tabla to eh. Bishop E2. Then dito sa hindi inaasahan, nag-Queen B6. Ito ang pinili ni Alireza, yung Queen B6. Ito ho, medyo risky ito. So hindi pa naman ito masasabing novelty kasi ano pa rin to, sa power book pa rin to eh. May gumawa nito dalawang game base sa aking nakalap na referensya. Okay, so talagang ni-research ko talaga tong Queen B6 na ito. Okay, kasi meron hong nag-analyze ito, ang sinabi, novelty raw itong Queen B6. Hindi novelty ito. Nangyari na ito. Ang novelty, bagong tira. Okay? So, Queen B6, then castle. Good move. So, ino-offer yung sacrifice pawn sa B2. Queen takes B2. Ayan. So, bookline pa rin. Knight A4, Queen B4. Ayan. So, dito, ang ginawa ni Vidit ay A3. So, itong A3 ho, ito yung masasabi kong new idea. Kasi dito, based sa aking na-research na reference, ang talagang ginagawa dito ng puti ay Knight H4. Yan. Tapos dalawang laro ang nakuha ko dito. So dalawang laro ng Grandmaster. Yung isa, Super Grandmaster na si Mikhail Gurevich. Nangyari sa France yung tournament na yon, team tournament. Bishop E4 ang ginawa. Pag F3, Bishop G6. At naipanalo ni Gurevich in 46th move. So si Gurevich ho yung black. Okay, naipanalo. Tapos nag-knight takes, then h takes. So, naipanalo niya in 46th move. Ayan. Tapos, meron namang isang tumira. Pag knight h4, ang ginawa, nag-queen a5. Yun ho ay yung ating kababayang grandmaster na si Joseph Sanchez. Ayan, laro niya sa Nice, France. Okay, noong 2009. Yan, Nice, France Open 2009, round number 5. Ang ginawa ni Sanchez ay Queen A5. Then, nag-crush din ho in 19th move. Alright, so, antindi rin ho nang nangyari dito kasi kumapture muna. Knight takes, takes, then Queen B3, tapos nag-Queen B4 para makover yung depensa, madepensahan yung B7. Then, nag-Knight B6, Queen takes B3, A takes B3, Rook A7, Bishop B8, Knight takes B8, and then Rook CA check, King E7, Rook takes B8. At dito ay nag-resign na. So, ang tinitingnan lang naman ho natin dito yung referensyang ating nakalap base sa naging opening crush ng game na ito. Alright. So, dito, napaka-risky nung pag-capture sa B2 kasi ano eh, kahit Grandmaster, may possibility ma-crush eh. Ayan o, so Queen B4, yun nga lang, hindi ginawa ni Vidit yung Knight H4 dito. Marahil naging referensya din niya yung Bishop E4 ni Mikhail Gurevich na naipanalo nung 46th move. So, ang ginawa dito ni Vidit ay A3. Ayan. So, para sa akin, no, good move din ito eh. Kasi ang idea lang naman ng A3, para maka-knight B6, mawala ng depensa yung B6 at magkaroon ng exchange up. Pero hindi pa rin ganong kadali. At dito ho, ang ginawa ni Alireza ay Queen A5. Ayan. So, nung nag-Queen A5, yan ang disaster move. Kasi dito ho, mas maganda ay Queen A3. Alright, Queen A3, capturein lang yung sacrifice. Then, Knight B6. Yan. Wag Rook A7 kasi pag Rook A7 may Bishop B8 na naman eh. So Rook D8, ayan, then Bishop C7. Ito kasi yung iniilagan ni Alireza kaya ayaw niyang capturing yung sacrifice pawn sa A3. Yun nga lang, may Bishop E7, okay? Para mabilis na makapag-castle. Alright, Bishop takes D8, Bishop takes D8, then threat yung Knight sa B6, Knight A4 para ma-regroup.
Then, at least dito makapag-castle na yung block ng mabilis. Yung nga lang, hindi pa rin ho easy kasi ano pa rin yan eh, connected pass pawn pa rin yan eh. So, dalawa pa rin yan na connected. So, hindi pa rin biro-biro dito na tipong iisi-isihin na lang ng puti. Okay, dalawang pawn pa rin yan. Pero definitely, yung control ng initiative nasa puti. Kasi lamang ng ano eh, exchange up eh. Okay, balik tayo. Dito, hindi pinasok ni Alireza, nag-queen A5 siya. Hindi siya nag-take risk. And dito, mahahalata natin na hindi niya suyod ito. Itong line na to, hindi niya prepared itong line na to. Siguro ang prepared niyang line ay yung knight h4 na palagi ang ginagawa. So medyo itong bago, itong novelty, itong a3. So nung nag-queen a5, at dito ay may ginawang good move si Vidit. Ayan, so ito ho yung ibibigay ko sa inyo. You can post the video, pinaka-training natin. After a count of 5 ay itutuloy ko na ulit. Start. Okay. So, ito ang ginawa dito ay Queen B3 very strong. Ito ang crushing move. So, yan oh. At dito wala nang Queen B4 kasi may A3. So, paano ngayon 'yon? Diyan ang problema ng husto si Alireza. Kasi wala, hindi pwedeng mag-rook B8, may nagbabantay na bishop doon. So, hindi rin naman pwedeng mag-castle. Kasi halimbawa kung mag-castle para madepensahan lang 'yan, may knight B6 check naman. So kontrolado yung squares na tatakbuhan ng king. So obligado i-exchange. Wala na rin. Overwhelming advantage na rin. Winless na eh. Yan. So dito na puwersang mag B5 si Alireza para lang makaiwas sa disaster na yon na paparating. Rook takes knight. Yan. Queen takes A4. Queen C3. So ito na naman ang gustong mangyari ni Vidit dito. Maka-check doon. Makabulabog at magkaroon ng mating attack. Ayan. Na puwersa na naman dito. Ayan o, E5, para lang madepensahan yung C8. Talagang wala, pwersado na tong E5 na to. Mas matibay-tibay na depensa kesa matalo kagad. B4, ayan, para magkaroon ng, at least makapag-provide ng control yung queen. Kasi baka mamaya magamit yung light square na yan. Makarating yung queen sa C6, nako, lalong delikado. So B4, A takes B4, and then dito ay may ginawang in-between move. Kasi tingnan natin, ano ang mangyayari kung mag-bishop takes b4. Pag nag-bishop takes b4, dalawa ho ang pwedeng gawin ng white dito. Winning na rin pareho. So, rook a1. Yan to. So, threat ito. So, obligado. Walang gagawin. Corner din naman. Trap din naman ng queen. Sasabay na lang yan. Lalabas. So, bishop takes c3. Rook takes a4. So, kung mapapansin nyo, nakabitin yung bishop sa c3. So, saan pupunta ngayon yan? Gagawa na naman ng remedyo yan. Rook c8 para hindi makapture yung bishop niya. So, dito, pag rook c8, may bishop takes a6. Rook takes c6, tapos may pahinog muna na bishop b5. So, hayaang makapag-castling ang black. Then, dito ay mayroong knight takes c6. So, ito na naman yung threat, yung knight e7 check. Ayan, tapos kung mapapansin nyo itong bishop sa c3, medyo misplaced. Medyo delikado ang sama ng posisyon dyan. Ayan. So, ito na naman ang problema. Kapag nag-rook e8 naman, may knight e7 check. Ayan na naman, no? Grabe, check. Tutuluyan pa rin eh. Pag rook takes e7, may rook a8 check. So, persado iharang yung knight. Bishop takes e8. Ayan, so persadong humanap ng tempo ngayon yan. Humanap ng, tawag dito, halimbawa g6, yan, ganyan. Para makasingaw, kasi aalis yung bishop eh. Pag umalis yan, baka may tamaan na pyesa, malilibrehan. Yun nga lang, may bishop h6 dito. Talagang hindi patatakasin yung king sa ilalim. So, baka g5 na lang. Ito, posibilidad, g5 para may tempo. Bishop takes g5, kaso naka-threat pa rin. Wala, ano talaga, kumbaga fatal na ho, fatal na yung ganyang ano. So isang possibility ng depensa dito, king h8. Ayan, king h8, then may bishop d6 naman. So threat naman, saan pupunta yung rook? Nako, grabe. Di pwede maka-rook c8 kasi may knight e7, fork naman, double. Persadong sumiksik sa g8, may knight e7, double pa rin. Okay, so hindi malaman kung saan pupunta, hindi malaman kung saan lalagay. Sa madaling sabi, oh, sunod-sunod talaga. Sunod-sunod. Yung combo. Yan. Isa ring possibility, sisimplihan lang ng white na queen b2. So ang idea, rook a1, itatrap yung queen. So dito, obligado na makipag queen a3. Kasi pag hindi nag queen a3, nako, delikado yan. Takes, barsado na makipag-exchange. Rook a1, bishop e7, and then hoping nakakapture rin ito at magkaroon ng tempo yung black to castle. Pero hindi rin nahayaan yan ng white. So rook c7 ang pinakamalakas para kontrolado ang 7th rank, hindi makaalis yung
Dark Squared Bishop, at hindi malayang makapag-castling ang black. So, nandito pa rin. And then, meron pang baon-baon na paparating na Bishop B5 check. Kasi in case umalis yung Bishop, halimbawa, mag-Bishop D6, so di may Bishop B5 check. So, and then, King D8, may simple rook takes F7. So, importante naman dito, mapanatiling ang black ay nasa gitna yung king. Then, coming knight C6 check, sunod-sunod na. Since hindi makapture, bitin kasi yung rook sa A8. So, ang dami ho, yung disaster na paparating. Kaya nakita lahat ni Alireza yan, nasuyod niya, nag-in-between move na lang siya with knight E4. Pag knight E4 and then pinuwersa na kagad, nakakita na si Vidit ng simplification para ma-convert niya into a very good endgame. Yan, queen takes A1, rook takes A1. Eh si Vidit pa naman ho, kilalang kilala yan na napakalakas sa endgame. Okay, so pwede nyo rin panoorin ho kasi nakalaro ko na to si Vidit eh. Sa aking, isa sa aking mga may memorable game. Yan, pwede nyo hong makita yung playlist ko dyan sa YouTube at inyong ma-review. Malakas yan, galing sa endgame yan. Then dito, nag-bishop takes B4, rook C takes A6, rook takes A6, rook takes A6, at dito ay binigyan na ng pagkakataon ni Vidit na makapag-castling si Alireza, then knight C6. Ayan, threat na naman yung bishop sa B4. Hanggang dulo ang problema, hindi pwedeng umalis yung bishop dahil magna-knight E7 check, eto naman ang makukuha, yung bishop sa F5. So dito, nag-rook C8, hoping nakakapture ni Vidit, then makakapag-rook C1 counterplay since may back rank weakness pa yung puti. So dito, ang ginawa ng white, simple lang, nag-G4. Tempo, release the back rank, and then may tempong threat. Bitin na naman, naka-threat yung bishop sa F5. At dito, nag-in-between move counterplay, very simple, bishop F1. Okay, binigay na lang yung pawn sa G4. So mamimili ngayon si Alireza, ano ibibigay niya? Bishop niya sa F5? Or bishop niya sa B4. Pero dito, since na-realize niya, isang pyesa na yung mawawala sa kanya, nag-resign na. So may iiwan ho kong tanong sa inyo bago tayo magtapos at bago tayo mag-shoutout. Ang iiwan kong tanong sa inyo, imbis na queen B6, yan, imbis na queen B6, ano sa palagay nyo ang mas safe? Okay? Ano kaya dito yung strategic move na mas safe? At least top 3 lines dito. Okay, ito ho yung i-discuss ko sa inyo sa susunod na papasadaan natin sa susunod kong video. Paliwanag nyo na rin ho. Halimbawa, kung itong itira, anong idea? Simple lang. Kung ito naman, anong idea? Kung ito naman, anong idea? Importante, safe at mapanatili ng black dito yung equality. Kasi sa position na to, equal eh. Kaso nung nag-queen B6, dyan na ho naging pabalagbag ang nangyari sa black. Napaka-risky nito, queen B6 na to. Okay, so maraming salamat ho sa inyong matiyagang panonood at sana natuto kayo sa game na ito. At ngayon ay babati na tayo sa mga nagpapa-shoutout. Binabati natin sila Clyde De Guzman, Roberto Luis Hila, Sharif, Den Rusher, Bataraza, Jimmy Boy Palma, Chess Image, J1 Azarco ng Surigao, Linking Videos ng Lapu-Lapu, Choi Maure, John Wilson Nicolas, Mark ng Marikina, Michael Lico, Box Gaming YT, Kobe Diego, From Esperanza ng Sultan Kudarat, Reynaldo Martinez ng San Pedro Laguna, Maitani o Kuya Kim, Joy Flores, Lenny Pades ng Angeles City Pampanga, Nicolas Video, Renan Portugalete ng Iloilo City, Elijah Paragas, George Asuncion, Jomar Astero ng Riyadh, Potpot Gaming at kay Dreaming John Barrera. Ayan, yung iba ho, promise, sa susunod ko ng mga video, nakalista ho yan. So, pila-pila lang kasi medyo marami na ho. Ayan, so, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa channel na ito. Muli ho, ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing, ay makita-kita pa ho tayo sa mga susunod pang video.